Welcome to my channel, Kambosdar. Ngayon po ay tatalakay naman natin how to update your PhilHealth MDR or member data record. Tayo po ay mag-update kung paano natin i-update ang ating PhilHealth MDR, ang ating member data record. Meron pong dalawang way para tayo makapag-update sa ating PhilHealth MDR or member data record. Number one, sa PhilHealth office po. At ang pangalawa ay sa online. At unahin po natin sa PhilHealth. Sa PhilHealth po, kinakailangan po tayong fill upan na PhilHealth Registration Form or PMRF na tinatawag. Pipilapan po natin ito at ititik po natin yung updating box sa upper right hand corner at pipilapan po natin ng appropriate ang ating PMRF form ng PhilHealth at isubmit po ito. At dito ay nakalagay ang updating box. I-check po natin, ititik natin ang ating first name, last name, first name at middle name. Pati ang ating address, present address, at ang ating birth date at saka birthplace. At sa correction naman po sa updating, correction of name, correction of date of birth, correction of gender, change of name to marriage, ito po ay may mga babae na nag-asawa, change of civil status, or ito yung single to marriage, change of home and mailing address, change of telephone number and mobile phone, change of email address, updating of monthly income, at adding of dependents. Yan po ang ating mga i-update kung tayo po ay mag-update sa PhilHealth MDR or member data sheet at record. At sa susunod po, ang gagawin natin kapag tayo ay nakapag-fill up na sa office ng PhilHealth, ay ito po ay ating pipilapan yung at doon sa baba. May mga box po dyan kung ano yung dapat nating i-update o i-correct para o idagdag ang ating mga details sa pag-update po ng ating mga MDR, ang member data record. Nandito rin po yung mga ating mga sinabi kanina, yung lahat ng mga correction na ating mga papalitan sa ating mga personal details. At nandito rin po yung mga update. Yung mga ating mga, kung tayo ay employment to voluntary, kasi hindi na po tayo nakakapag-hulog dahil tayo ay tumigil na ng trabaho at gusto nating mag-voluntary payments o paghulog sa PhilHealth, ay itutuloy po natin. At dito po ay may mga ating ititik o ating pipilapan para sa voluntary dahil hindi na po tayo nagtatrabaho. Kaya kung ano man po ang hindi pa nyo agad nababayaran sa voluntary, simula nang kayo tumigil sa pagtatrabaho at kayo po ay mag-fill up ng panibagong voluntary payments or contributions sa PhilHealth, kung ilang buwan po kayo na hindi kayo nakapaghulog, yun po ay inyong pupunuan habang kayo ay nag-voluntary contribution. Sa voluntary contribution po ay 400 po. At kung kayo ay mga 6 na buwan na hindi nakapaghulog, yun po ay times 6, 400 times 6 is 2,400. Yun po ang inyong babayaran para makapag-update po kayo. At ang mga requirements po ay ang mga PhilHealth Registration Form or PMRF at 2 valid ID para ma-update po ang inyong contribution sa PhilHealth. Para tuloy-tuloy po, kasi kung kayo po ay tumigil na sa pagtatrabaho at meron na kayong kaunting pinagkakikitaan or business na inyong kayo po ay self-employed na, pwede na po niyong ipagpatuloy ang inyong membership as voluntary contribution. Ano po? Kaya
Mangyari lang po na pilapan doon sa baba ang form at ito ay pinipirmahan. At pagkatapos po ay inyong isusubmit ito sa counter ng receiving po ng ating PhilHealth counter. At ang requirements po sa mga member ay ang PhilHealth registration form PMRF to valid ID. Kung kayo naman po ay mayroong representative at hindi kayo makaka-attend, ay yun din po yung form ng registration na PMRF to valid ID of the members, to valid ID of the representative at authorization. Pwede po silang mag-file ang ating mga representative kung hindi po tayo personal o available para mag-fill up ng ating updating membership sa PhilHealth. Yung tinatawag nating MDR, i-update po natin ang ating mga details. At ito po ay ating pupunta po tayo sa cashier para bayaran yung ating patlang sa paghuhulog para ma-update po tayo. At ito po ay inyong ma-update sa pamamagitan po ng by Windows. May kanya-kanya po. May mga kanya-kanya pong window para maayos po ang inyong pag-update sa PhilHealth Office. Ngayon po ay sa online naman po ang ating gagawin kung tayo ay online updating ay tutungo po tayo sa ating online browser ng PhilHealth at doon po tayo mag-update. May mga pipilapan din po doon, may mga templates po doon ng form ng PMRF. Pipilapan nyo by online. Ano po nyo yun, pipilapan nyo po yung update data form ng inyong details. At para update naman sa employed to voluntary, sinabi ko na nga po na yon ay inyong i-update sa pamamagitan ng pagbabayad po ng patlang o mga hindi nyo nabayaran ng mga nakaraang buwan. Ang sa isang buwan po ay 400. Naulit ko po, 400 kung kayo po ay 6 na buwan na hindi nakapaghulog at ngayon ay voluntary payments po kayo o voluntary ang inyong paghulog ay 400 times 6 is 2,400. Yan po ang ating babayaran para ma-update ang ating PhilHealth membership. Pupunta po tayo sa cashier para doon magbayad at pagkatapos ay ma-update na po yon at ito ay sa susunod na buwan pwede na naman po kayo magbayad para tuloy-tuloy ang inyong membership at para mapakinabangan nyo kapag ito ay inyong na-update. At sa online naman po registration, magda-download nga po kayo ng PhilHealth Membership Registration or PMRF at iti-check din po nyo doon sa computer ang updating doon sa template na registration form at pipilapan po nyo ito kung ano yung mga nasa mga box na inyong mga details at mag-i-scan po kayo ng dalawang valid ID at PMRF form kasama po yun. At ayun, sa may mga instruction naman po ron kung paano nyo ipapile or mag-update doon sa online. At kinakailangan po by online ay may true email po. May mga parang confirmation po. At ito po ang isang halimbawa at ang inyong i-email para ma-update po ang inyong PhilHealth membership. Ito po yung email na sample para i-email nyo ang PhilHealth para dito sa inyong updating ng inyong PhilHealth membership. Sana naibigan po nyo ang aking video.
Salamat po. And please subscribe my channel and hit the notification bell. Thank you.